Tara na! Magkwentuhan! Hello mga kakwentuhan! Kamusta naman dyan? What's up? This is your teacher, I. Nagbabalik ang inyong paboritong kakwentuhan. And kung bago ka sa channel ko, hello po! Masaya ako na dito kayo at mag-aabala, maglalaan ng oras para makapagkwentuhan sa akin. So, meron akong previous vlog and ang title nun is, paano nga ba mag-move on? Guys, naka-move on ka na ba? So, kung hindi pa, panoorin mo siya. Ito yon. Panoorin mo siya. Nandiyan din siya sa description below. And then, ngayon, may nag-comment sa akin. Paano kung masasabing hindi pa ako move on? Okay, so merong mga signs na hindi ka pa move on. So ating pag-usapan yung mga signs na hindi ka pa nakaka-move on from your past relationship or from your ex. Ready ka na? Nako, maraming matatamaan. Kaya tara, pag-usapan natin yung mga signs na hindi ka pa nakaka-move on. Number one sign is that you're still thinking of him or her even you don't want to. So, lagi pa rin siyang pumapasok sa isip mo. Lagi pa rin siyang pumapasok sa iyong alaala. Bago ka matulog, pagkagising mo, sa bawat bagay na nakikita mo, lagi siyang nag-a-appear. Alam mo yon? Pag inom mo ng kape, naaalala mong paborito nyo parehas yung kape. Pag bumibili ka ng palamig, naaalala mong parehas kayo ng flavor ng paboritong palamig. And then, pag binuksan mo yung damitan mo, maaalala mo yung damit na suot mo nung una kayo nag-date. Alam mo yon, yung lagi siyang pumapasok sa memory mo. Kahit nakakita ka lang ng taong nagtutupik, maaalala mo siya kasi mahilig siyang magtutupik. Ganon. So yon, hindi ka pa move on kapag instant na pumapasok siya sa isip mo kahit ayaw mo at hindi mo sinasadya. Sign number two na hindi ka pa nakaka-move on is that you haven't made peace with the breakup. You're still questionable. Questionable ka pa din tungkol sa breakup nyo. Naka-hang on ka pa din. May mga tanong pa rin sa isip mo kung anong nangyari. Anong nangyari? Yung ganon. Marami ka pa rin tanong sa isip mo. Marami pang what if? What if hindi kami nag-away? What if hindi ko siya binitawan? Or what if pinaglaban ko siya? What if inunawa ko siya? What if pinatawad ko siya? What if nag-sacrifice ako? Alam mo yun, marami ka pang tanong sa utak mo. Hindi ka pa totally tapos sa nakaraan mo. So, marami kang tanong. Kaya, alam mo yun, hindi pa tapos yung nakaraan. Hindi mo pa tinatapos. Kaya, hindi ka pa makamove on. Another sign na hindi ka pa move on is that you're still blaming yourself or you're still blaming him or her. Nandun pa rin yung feeling ng paninisi. Sinisisi mo yung sarili mo kung sana lang nagtiyaga ako, kung sana lang inunawa ako siya, kung sana lang hindi ko na lang siya hinuli na may kasama siyang iba, yung ganon. Kung sana lang hindi niya ako niloko, ganyan. Lagi mo pa rin sinisisi yung sarili mo or siya dun sa breakup nyo o pagkatapos ng relationship mo. Hindi ka pa move on hanggat hindi mo pa natatanggap na yun na yun eh. Walang dapat sisihin, walang nagkamali. Dahil wala naman talagang dapat sisihin. Kasi kung match kayo sa isa't isa, din sana kayo pa din, di ba? Another sign na hindi ka pa move on is that you're still improving yourself for him or her. Okay lang naman i-improve yung sarili natin. Kasi para sa sarili natin yun eh. We must love ourselves. We must give the best to ourselves. Pero kapag ini-improve mo yung sarili mo para mapansin ka niya, makita niya sa social media na, ay, ang ganda niya na lalo. Kung siya yung pinakang goal mo, that's why you're improving yourself. That means hindi ka pa move on. Kasi yun nga, kasi siya pa rin yung reason kung bakit ka nagpapaganda. Siya pa rin yung reason kung bakit ka nag-strive maging successful. Siya pa rin yung reason kung bakit ginagawa mo yung mga bagay para mas maging mabuti ka. Dapat, kung gusto mong improve yung sarili mo, gagawin mo yung para sa sarili mo, hindi para sa kanya or para sa kanila or para sa kahit kanino na nakisayo. Another sign na hindi ka pa move on is that you're still mentioning or checking them through common friends or families. So, yung lagi mo pa rin siya nababanggit, tinatanong mo pa din siya. Alam mo yon, yung
it's either banggitin mo siya out of nowhere or nakoconnect mo siya sa topic tapos kukumustahin mo siya. Alam mo yun, nahahalata sa'yo na hindi ka pa move on. Kasi, ayun nga, naaalala mo siya eh, kaya mo siya kinakamusta. Why not just let go of that person? May sarili na siyang buhay, may sarili ka na ding buhay. Anyway, hindi naman masamang mamumusta, pero kung lagi mo siyang kakamustahin, then there is something wrong. Bakit palagi mo pa rin siyang kukumustahin? Eh, tapos na nga kayo. Kasi magkaibigan kayo. Magkaibigan ba talaga o gusto mong more than pa rin doon ang maging setup niyong dalawa? And then connected to that one, hindi ka pa move on kapag you're still checking on their social media accounts. So halimbawa, sa Facebook, friend mo pa din siya, chine-check mo kung anong latest sa kanya, anong update, sinong kasama niya, mga tweets niya, mga Instagram photos niya. Alam mo yun, lagi ka pa rin updated, gusto mo pa rin alam mo yung nangyayari sa kanya, ano ang latest sa buhay niya, may bago na ba siya, alam mo yun, gusto mo laging alam. And hindi mo rin mapigilang mag-react, magre-react ka, pinupusuan mo pa rin. Or simpleng like, alam mo yun, hindi ko naman nila lahat, pero mostly, that is a sign na hindi ka pa move on dun sa ex mo. Pero kung recently nakadevelop na kayo ng pagiging mabuting magkaibigan after all these years and may kanya-kanya na kayong relationship, hindi mo na sinisisi yung sarili mo or wala na yung other sign, then healthy na yung pagko-comment mo sa kanya, healthy na yung pag-check, pag-like mo ng post niya. Pero yung ikaw mismo yung mag-check, tapos saka ka magko-comment, and then there is something wrong. Pero kapag nag-appear lang naman siya sa news feed mo, tapos yun, nilike mo, edit, I think wala namang mali doon. Hindi yun kabitiran o hindi yun umaasa ka pa din. Pero kung ikaw mismo maghahanap, well, girl, pare, hindi ka pa move on. Another sign, you get angry, sad, hurt, jealous, whenever someone bring them up. So kapag may nagbanggit ng pangalan nila, maalin doon yung mararamdaman, is either mainis ka, malungkot ka, masaktan ka, or magselos ka. Alam mo yun, affected ka pa din, may nararamdaman ka pa din, aminin mo man at hindi, that means na hindi ka pa move on. Kasi kapag naririnig mo yung pangalan nila, may kakaiba kang nararamdaman, at hindi mo maiwasang maipakita yung nararamdaman mo. Next sign na hindi ka pa move on is that you're still comparing him or her to your new dates or to your new partners. Lagi mo siyang kinukumpara sa present mo or sa mga bago mong dinedate. Halimbawa, may bago kang kalit. Ay, mas gentleman siya. Ay, mas protective siya. Ay, mas malambing siya. Yung ganun, laging may mas. Laging may, nung kami ni gano. Alam mo yun, may kausap ka ng iba pero siya pa din yung nasa isip mo. May ka-chat kang iba, pero yung chat niya pa rin ang iniisip mo. Ay, parehas silang mag-chat. Alam mo yun, yung kahit parehas, kinocompare mo pa din. Hindi ka pa rin move on sa kanya kasi kinocompare at naaalala mo pa din siya. Another sign na hindi ka pa move on is that you still hold on a hope. May kinakapitan ka pa rin pag-asa na kahit katiting na pag-asa na lang yan, hoping ka pa din na siguro may chance pa. Baka naman pwede pa kami mag-work out. Eventually, baka kami pa rin in the future. Hey! Baka naman. Baka nga hindi ka pa move on kasi marami ka pang baka sakali dyan. And my last sign na hindi ka pa move on is that you're stuck. So, nakastuck ka na dyan sa kung saan kanya iniwan. Hindi ka pa nakakatayo. Hawak mo pa rin yung mga larawan yung dalawa. Friend pa rin kayo sa FB o lagi mo pa rin siyang chinachat, mine-message. Lahat ng mga nabanggit na sign nasa'yo. So you're stuck. Hindi ka pa ready mag-move on into a new relationship. Hindi ka pa ready pumasok sa panibagong relationship. Hindi mo pa kaya makipag-date sa kung kanino. Kasi sinasabi mo, hindi ka pa ready. Pero ang totoo, hoping ka pa din. Hindi ka pa din nakaka-move on. So, yon. Mag-move on na tayo. Ano? Move on na tayo sa next video. Pansensya na kung may mga magagalit dyan sa sinabi ko. Pero,
Yun ay nabasa ko lang din, dinagdagan, pinili ang mga pinaka-signs na hindi ka pa move on. So yan guys, kung kayo ay nasiyahan sa ating kwento, asahan ko makikinig kayo sa mga susunod kong kwento o mga kung ano-anong pag-uusapan natin na kahit anong bagay sa ilalim ng araw. So yun, thank you so much for watching. Again, please like, comment down below, click the bell button down, and click again para lagi kayong updated sa ating mga kwentuhan. So yun, see you again next time. Goodbye! Shout out! Shout out sa best friend ko na si Claudine, kay best Rhea at kay best Crystal. Shout out din kay Jomar Hemogalo, Jonel Parohinog, at kay Sir Marlon Marmol Universe. Shout out po sa inyo mga kakwentuhan at sa iba pa nating subscriber. Maraming salamat po. Stay connected. I love you all.